Yan. Opo, yung update po muna tayo sa panahon natin. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayang anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, may dalawa tayong weather system na nakakapekto dito sa ating bansa. Unahin na po natin yung Northeast Monsoon na nakakapekto dito sa may extreme northern Luzon. Dahil po dito sa Batanes at Babuyan Islands, ang maulap na papawiringin na may mga mahihinang pag-ulan. Samantala, yung easterlies po natin ay magdadala naman na maulap na papawiringin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Caraga, Davao Region at Southern Leyte. For Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin magiging mainit at malinsangan pa rin po yung tanghali hanggang hapon natin na mataas ang tsansa ng mga panandali ang pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. So sa mga kababayan po natin na nagtataka bakit po sobrang init pa rin po kahit may northeast monsoon na po tayo, ay dulot po ito na hindi pa po ito na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa at dito lamang po siya sa may extreme northern Luzon. Ayun. Kaya po muna latest dito sa pag-asa weather forecasting center. Chanel! Yes po! Yung ganyang klase, sabi mo Metro Manila mainit at maalinsangan. Opo, opo. Aya, hanggang buong weekend, ganyan ba? So, nakikita po natin, yes po, opo, yun po yung magiging panahon po natin. Hanggat hindi pa po bumubugso itong northeast monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Naku, ayan ba yung feeling na parang ang ano natin eh, babagsak na yung ulan pero ayaw? Yun po, pagdating po ng hapon, yun po. Gusto mo bang ayusin ng mga alien yan, Chanel? Sige po, please. Alien-alienan kami. Thank you, Chanel. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat kay Chanel! Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.